Welcome back to my channel. For today's video, I'm with my friends. Hi! Hello po, Anya! So, ngayon, andito yung mga kaibigan ko. So, napanood nyo naman yung vlog ni V na gumastos ako ng ganong kalaking halaga. Sobrang laki. Pag-uwi ko, sabi ng asawa ko, hindi worth it yung binayad. So, true! Totoo naman. So, ngayon, ang gagawin ko kasi babawiin ko yung ginastos ko. Charot. So, ngayon kasi gagawin ko, yung binili ko sa Zara at binili ni Bi sa H&M, is yung haul ko. Papakita ko sa inyo yung mga binili ko na gustuhan ko sa Zara. Sana sinagad ko na pala yung pamimili dahil ako rin naman pala magbabayad. Nahiya pa ako kasi nga akala ko nakakaya naman ko yung magbabayad. Ang dami kong pinili. Yung pala, di ako rin pala ang magbabayad. So, ngayon, tutulungan na kayo ng aking prod team. Yes! So, may production na po ako. So, sila ang best friends ko nung college. So, sa Lyceum kami nagtapos. At nagtapos kami sa kursong... Yes, ATPS. Nakalimutan ko. Bachelor of Science in International Travel. Tourism for short. Yeah. Tourism for short. So, ngayon, ready na nila. Yeah. Taray. So, sila mag-aayos ng mga kung anik-anik. And, syempre, yung ring light galing kay V. And, yung tripod galing kay Yunis. So, ayan, gagawin na natin ngayon. Ang gagawin natin ngayon, magsusukot na tayo at puunayan natin ang Zara. So, guys, ayan, so unayan natin yung Zara. At ito yung nabili ko sa aming Zara haul. So, dress siya na white. Tama ba? So, nagpatulong talaga ako kasi sabi ko, hindi ko alam yung mga tawag sa mga damit. Yung ano. Eh, yun pala yung hindi nila alam. So, ayan, so nakita nyo naman, ito yung dress na white. So, ayan siya. Ayan yung style niya. Meron siyang bulsa dito. So, mahilig ako sa long dress. Hindi ko alam kung bakit. Pero kasi, feeling ko isa sa mga dahilan-dahil sa legs ko. Kasi payat ako. Ayoko makita masyado yung legs ko kasi nga payat ako. And, one of your insecure. Yun, nakaka-insecure pag nakikita yung legs ko. So, meron akong binili nito na black. Ayan, so yung black naman, susuotin ko. Oh, pwedeng suotin ko na lang. Oo. Oh, so, siguro ay papakita ko sa inyo siya nang nakasuot sa akin. Actually, kung makikita niyo sa vlog ni V, hirap na hirap ako, nag-iikot ako doon, ulit, naghahanap ako ng extra small. Petite talaga ako, guys. So, extra small talaga ako sa mga pants and sa mga damit. So, ayan. So, din ba? Ayan siya. And same style lang din. Ito yung susuotin ko pag ng babae si June. Putahan ko sila ng babae nila sa restaurant. Tapos kaganaanok sa akin. Charot na. So, ayan yung black. Extra small din to. So, nagandahan kasi ako. Mahilig ako sa white and black na dress. And ang nagkakahalagang... 2,495. So, hindi ko masyado pinag-isipan yung mga pinili ko. Dampo so, ayan. So, ito yung black. So, next. Ito is a long dress ulit. So, medyo flowy-flowy siya. So, sabi ko nga sa inyo, mahilig ako sa dress. And ang kulay niya is peach ba to? So, color peach siya. And ayan, sabi ko sa inyo, mahilig ako sa long dress. And flowy-flowy lang siya. So, ayan yung kulay niya. Pero medyo maluwag dito sa akin, nakikita yung bra. Siguro nipple tape ang kailangan. So, ito yung flowy na pink dress. Para siyang halter na ano. Oo, parang ganun na hawa. So, next, ito ay nabili ko sa Zara ulit. So, sabi ko nga sa inyo, tuloy tayo dito. Mahilig ako sa long dress. Ayan. So, pag-isibahan ko yung mga master ko sa Game of Thrones. Yeah. So, long sleeve to, guys. Extra small din to kung makikita nyo. Presyo nito ay... Nangilabot siya siya. Ang presyo niya ay nakakahalagang 3,295. Siguro, susuotin ko to hanggang graduate ng college ni ma'am. Asan ang principal mo? So next guys, ayan. So eto, nabili ko to sa Zara. Parang long tee na dress. Pero kung makikita nyo naman, ayan, parang talaga siyang dress. And pwede nyo siya, parang siyang lagyan nyo siya ng cycling. And sa long tee na to, nagkakahalaga. 1,995. Mahal, pero maganda. So, next guys, ito yung blouse sa Zara. So, susunod-sunod din ko na yung haul ko sa Zara and siya H&M. Dahil yung shorts na, ano na tayo eh, top. Tama no? So, sa top na kami and bottom. Siyempre, sa top muna tayo. So, ayan, so unahin natin itong
blouse si Zara. Ayan yung kulay niya. Kung makikita niyo, so, maganda siya. Ewan ko lang kung sa inyo. Pero maganda talaga siya sa persona. And, edi po kayo makita. Para siyang may pakpak dito. Itong shorts natin, guys, is nabili natin to sa H&M. So, binili ito ni B. Ito yung isa sa mga nabili. So, next, ayan, another tab and bottom sa H&M. So, H&M na itong mga suot ko. So, ang tela niya, parang manipis lang. Makikita nyo naman. So, hindi ko po alam yung tawag dito. Pasensya na kayo. So, ayan yung top na nabili ko. And nagkakahalagang ano to? Mura lang sa H&M eh. Mura ba? 1,190. Ay, sorry. Mahal pala. 1,000 yung top. And ayan yung top niya. Ayan. May mga eklabo siya sa damit. And yung palda from corduroy ang tela niya. Corduroy ba tawag? Alam niyo yung palda na may mga texture na. Oo, may mga guhit-guhit na mga hap. Ikot ka na daw. So next, ang tabi. Parang crop top lang siya na. So ito yung kulay niya is yellow. Light lang siya. Ayan yung kulay niya. Light yellow. And pinartner lang din namin siya sa black na palda. Corduroy, sabi niya. Hindi namin alam kung tama. Pero ayan siya, guys. So, nabili ko to dun sa bandang mga office wear. So, di ba sa H&M meron silang pang office wear and may mga pang forma. Ayan, ito yung sa office wear to. So, pwede siya pang off shoulder. Guys, and next, ayan ulit. Another crop top from H&M. So, ito color pink yung kulay niya. So, baby pink. Ayan. So, pwede din ata siyang ganito. So, next guys. Ayan. So, Zara ulit to. So, ito is hanging blouse pa to. Parang crop top na blouse. Pero ang ganda. Kasi tingnan nyo, unicorn inspired. Pag pinask yung kamay ko, hanggang dyan na. Kasi pag pinask ko. So, crop top siya. And ayan yung kulay niya, unicorn inspired. Parang bagay din siya sa leggings. Ay, sa bike shorts, no? Uh-huh. Parang maganda din siya. Ayan siya, guys. Parang cotton candy. So, ang size ko ay extra small. So, sa Zara, extra small ako, guys. So, next, guys. Ayan, so H&M ulit. Ito ay nabili ko sa yung top. Ito yung mga basic crop top sa H&M. Makikita nyo naman doon yung mga sando nila and mga tube nila. So, doon ko siya nabili. And, syempre, yung pants ko, nabili ko siya sa H&M din. So, medyo mahaba lang. Kita-kita ngayon yung pagkaliit ko. So, nung nakita ko si salamin, ang ganda pala pumarma nung nakagano. Tapos, yung top mo, sando lang, ganun, nakaipit. So, ayan, ito yung color black. So, yung basic crop top. Parang ano lang siya, yung sa labas, go-wine, diba? Casual. So, ayun, bagay siya sa mga trousers. And, guys, yung gamit kong bra, so, shoutout sa bra boom, nakita niyo naman yung Derek. Nakita niyo din sa Boracay, yung aura ko, yun yung suot ko. So, bra boom, thank you, bra boom, sa pagsalbas ng mga babaeng hindi pinagpala. So, next, guys, ayan. So, ito ay Zara. Crop top ulit. So, parang basic crop top lang din siya. So, bagay din siya sa trousers. Pero medyo maluwag sa ano. Kasi nakikita yung pisngi ng bubay. So, pwede ka mag-nipple tape. Ako, fan ako ng nipple tape, guys. So, sobrang komportable. So, next guys. Zara top ulit. So, ito crop top siya. And nakita nyo naman. Jeans o yung trousers ulit. So, lalagyan natin siya ng bag from H&M. So, binili ko dito sa H&M. So, pag malaki yung bag, cutie din. And pag maliit naman, pwede din. So, parang mas okay nung maliit. So, guys, next ay H&M top. Corduroy ulit pa to. Parang yung telan. Parang yung telan niya ganun ulit. And yung nasa bottom ko is cycling shorts. So, parang nakalimutan mo lang magsalawal. So, uso naman to. Alam mo, nakikita sa TikTok, lahat ang
nagbohol, laging mga biker shorts yung mga suot nila. So, ayun. So, bagay pala siya sa akin. So, next! Ayan. So, H&M to. Sunog na sunog yung leeg ko, no? Kitang-kita yung tanda. Sexy lang tanda. So, guys, next. Ito ay sa H&M. Crop top na long sleeves. So, ang kagandaan itong crop top na to, parang naguhubog yung boobs mo. Dahil dito. I swear, it's really. Oo, yan. And itong bottom ko is sa H&M din, loose mom jeans. Size 32. So, sa H&M, size 32 ako. 32 lang ako talaga. Hindi ako 34, basta 32. So, shorts nila, nag-aalangan pa ako kasi extra small nila. Parang huge. Yung mga ano ah, yung mga nasa basics ah. Pero yung mga shorts na maong, 32 talaga. So, wala na akong isusukat. Pero, may mga nabili din akong sandals, mga flats sa Zara. So, ang ganda nito. Zara and H&M. Zara and H&M. Ito mga nabili ko sa Zara. Ayan. Sobrang cute nito! Ito. So, try natin siyang suotin. So, ito ang ganda din nito. Wala ko nakikita nito sa ibang store. Ngayon lang nakikita ng ganitong style. And ito. Hindi ko alam bakit ko siya binili pero maganda. So, tingnan natin kung ano. Nabili ko to sa H&M. Medyo maganda to kasi parang pang casual siya. Casual na. Casual na. Ragged. Oo. Depende sa trip, sa trousers, lahat. Maganda siya. Ayun. Parang basic. Oo, basic. Sa shoes ko naman sa H&M, size 36. Salamat sa mga nanood sa, ayun na, sa haul ko. Broke ako ngayon. Pero ang ganda ng damit. Wala namang pera. So, ayan. So, maraming salamat sa sumusuporta sa akin. Ayun yung mga damit ko sa Zara and sa H&M lang. Yun nga yung size ko is extra small sa Zara. And sa H&M naman, ang size ko ay 32. So, talagang kasha sa akin. Na fit sa akin yung mga damit nila pag size 32. And sa shoes naman ay size 36. So, maraming salamat sa inyo, guys. Ayun lang. So, yeah!